Magandang araw muli mga kaibigan. Nandito kami ngayon sa palaisdaan na inaryendo ng kapatid ko. Nandito kami upang manaid ng mga similya, ng bangus dito sa similyahan dahil may paggagamitan o gagamitin ang similyahan na ito. Sa paghuli ng mga similya, kailangan itong gayadin gamit ang lambat at tulong-tulong kaming magkakapatid upang ito ay magayad. Sa paggagayad, kailangan may nakapwesto sa gitna tagahawak ng tingga upang sa ganon hindi pumasok sa ilalim ang mga isda. At sa unang gayad namin, ito lamang ang aming nahuli dahil sa iri na nga lamang ang mga similyang nandito sa loob. At ito'y agad naming ililipat sa mas malinaw na tubig upang sa ganon hindi madumihan ang kanilang hasang na sanhi ng kanilang pagkamatay. Makalipas pa lamang ang ilang minuto ay ito pa lamang ang aming nahuli at ito naman agad ililipat ng kapatid ko dito sa kabilang palisdaan na malinaw ang tubig. At bago isalin ito sa bagong palisdaan, kailangan ito ay bilang upang sa ganun ay mamonitor ang dami ng mga nakapaligaw na isda at mamonitor kung gaano kadami ang dapat bang ipakain sa kanila. At dahil nga ubos na ang mga bangus, ito'y amin ng kinapa. Meron pang mga natitirang mga sugpo, ito nga at may nahuli pa ang kapatid ko. Dito ay may nahuli pang ilang piraso at meron ding isang ayama. At nung kinuha na nga ng kapatid ko, ang sabi niya ay hindi pa siya pwede, payat pa. Dahil payat pa, ito'y ililipat namin dito sa kabilang palaisdaan. Upang dito na siya tumaba hanggang sa maharbes. At dahil tapos na nga sa similyahan, dito na naman sa may tambor o sirkulo ang kanilang kinapa. Ayan, laki! Dayo! Isang malaking kitang ang kanyang nakapa, saktong-sakto. Meron na namang pang-ulam. At maya-maya pa nga ay meron pa uli siyang nahuling isang sugpo. At pag-uwi naman ng bahay ay agad kong nilinis ang ating nahuling mga isda. At itong isang pirasong kitang, pinirito ko na lamang upang sa ganun ay mayroon tayong pang-ulam. Samantalang ang mga hipon at sugpo ay lulutuin naman natin sa buttered. Nagpainit lang ako ng kawali, tsaka nagtunaw dito ng mantikilya at nung okay na, tsaka naman natin nilagay itong ating mga sibuyas at maraming bawang. At hahalo-haloin lamang po natin ito hanggang sa lumabas ang kanilang aroma at nung amoy na sa buong barangay ay inilagay na natin ang ating mga hipon kasama ang ilang pirasong sugpo. Bali nagdagdag lang po tayo dito ng ilang pirasong swahe. Ito po ay huli rin ng kapatid ko doon sa may tabing dagat nung nagpatalon sila. Nagdagdag tayo dito ng paminta, liquid seasoning, at saka naglagay din tayo dito ng konting soda upang may kaunting sabaw. Bali, hinalo-halo lamang po natin ito at makalipas nga po ang ilang minuto ay luto na ang ating hipon. Napakasarap nito mamaya, lalo na sa mainit na kanin. Maraming salamat po sa patuloy na nanonood ng ating mga ina-upload na video. Marami pong salamat sa inyo po. At pagkatapos nga ng ilang minuto, kami ay kumain na. Ito ang sa mga anak ko ay mga hipon at sugpo, samantalang sa akin itong isang pirasong kitang. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin sa mga ina-upload tong video. At sa mga bagong followers po, marami pong salamat sa inyo pong suporta. Sa mga nag-share at saka nag-comment, maraming salamat po. At sana po ay patuloy nyo akong suportahan sa ating mga ia-upload pang mga video. Mula po dito sa Oriental Mindoro, ako po si Robert Almanon. Marami pong salamat.